Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Siyempre, it's me again, Jopay, ang inyong tenderang all-around trabahadora. Ayan, maagang yaw-yawan ito guys. So good morning, good afternoon, o kaya good evening, anytime na pwede nyo pong mapapanood ang video kong ito. So ang oras natin ngayon is alas 6:41 pa lang po ng umaga, araw ng Linggo. Yes, July 24, 2022. Ayan, maagang yaw-yawan talaga po guys kasi wala pang mga kapitbahay na naggala-gala as in, no? So, kaalis lang din po ni Mister. Ayan, hindi pa bukas ang malaking tindahan. Ewan ko dun sa banda kung nagbukas na sila. So, ako pa lang. Ang totoo niya, nakarami na ako. Nakabenta na ako ng load, nakarami na ako ng sigarilyo, nabintahan na ako ng fuel, at saka asukal, syempre. Ayan, suka, tuyo, ayan, di ba? So, yun po talaga ang advantage kapag maagang magbubukas ng sari-sari store. O, diba? Buti na lang din, napanood ko po yung shoutout po kay Ate GV, yung kanyang vlogs na about sa alkansya, no? Nasabi ko, ay, mag-vlog ako ng maaga. Kasi po, guys, ngayon ay araw ng Linggo. Kailangan agahan ang pagyayaw-yaw. Bakit? Maya-maya lang, mga alas 10 pa hapon, ang dami na pong magpapatugtog. Sayang lang ang yaw-yawan ko kapag maraming copyright claim. Dahil po ang video ni Ate JB na talagang nakaka-inspired, no? Sa simpleng pag-aalkan siya, nakakaipon. At ang sabi doon ni Ate JB na ibukas na naman nila ng another negosyo. Ang sarap nun, no? Kaya sabi ko, alam niyo po guys, sa totoo lang, hindi naman po talaga ako ganun kalakas, no? Humuhugot lang din po ako ng lakas sa mga taong nakikita ko, sa mga taong naririnig ko na talagang nakaka-inspired. Lumakas po ang loob ko dahil po sa pagiging inspired. So yun po yung totoo. Dati-dati, hirap po akong hatakin si Mister na suportahan ako. Kumbaga, wala siyang paki sa akin. Dumating din ang punto na na-realize niya talaga na malaking tulong ang pagkakaroon ng sari-sari store business. At siguro na-inspired na rin sa akin si Mister dahil po sa pagiging ambisyosa ko. Ambisyosa, napaka-prangka, no? Ayan. Kasi syempre, kung hindi ako nag-aambisyon, hindi kami magkakaroon. Tama po, di ba? Tuwing may ino-open ako sa kanya, sinasabi na lang niya, sige, bahala ka, basta may pera, ganyan na lang po siya ngayon. No? So, mabalikan natin si Ate JB, na talagang nakaka-inspired po yung video ni Ate JB. At ang sabi ko, sana all. Mabalikan natin guys yung nag-comment sa akin noong vlog ko na doon sa yung 1 month sales ko. Ayon, may nagko-comment po doon, hindi ko na po matandaan ang pangalan na ang sabi. Jopay, may naiipon ka ba dyan sa sales mong iyan? Ganun po yung komento doon, no? Na dapat nga gawan ko ng vlog iyon eh, pero hindi ko na nagawan-gawan, no? So ngayon ko i-open. Ang totoo, hindi po ako nakakaipon, pero nakakapag-invest po ako. Parang yun na rin po yun, no? Sa halip na mag-iipon, ang ginawa ko, ini-invest ko. Doon sa pamamagitan ng hulugan, so natatapos sa pamamagitan ng aking sari-sari store. Pero hindi po totaling sari-sari store ko lang lahat-lahat, kundi tulong po kami ni Mister doon. Habang nagmamanage ako ng sari-sari store ko, and then yung sumisweldo din si Mister dahil may trabaho siya, so napapadali po namin lahat. Na sabihin ko po sa inyo, itong investment namin, nag-umpisa po noong 2018, and then, natapos ng 2020, kahit pandemic, pero natapos po namin yon. And then, nasundan ng 2021, guys. Last year, nadagdagan yung investment namin. And then, nitong 2022, meron na naman ulit. O, diba? So, parang yun na rin yun, ang ipon namin. Kaya honestly, wala po talaga akong naiipon. Tipong hinahawakan ko. At guys, sa totoo lang, ang gusto ko po, hindi talaga ako maghahawak ng pera dahil hindi po ako mapapalagay. Sabi ko nga po sa inyo, ibalikan po natin yung aking vlog kahapon, no? Kapag may taong makikiusap sa akin, tapos may pera akong nahawakan, hindi ko mapipigilan naggaganyan. Ganun po kasi ugali ko. Kaya sabi ko, maigi na kapag may pera ako, wala sa akin. Kung may makikiusap sa akin, kamag-anak man or hindi, sabihin ko lang, ay wala, ganyan.
hindi ako mapapalagay niyan. Natatanggihan ko sila, maya-maya lang. Kunyari, umaga sila nagsabi sa akin, okay sana kung hindi ako kulitin. Lalong-lalo na kung taong makulit, talagang nakukulit ako. Mm-mm. Mostly, ang mga tao sa akin, nangungulit sila. Ewan ko, baka nababasa nila sa mukha ko na para yung nakikita nila siguro sa mukha ko na sabihin kong wala, pero meron. No, kasi kinukulit nila talaga ako. Oo, kinukulit ako. Hanggat sasabihin ko lang, magkano ba kailangan mo? Gaganyan ako. Ayun na. So, goodbye, si pera. Ganyan kasi ako. Ngayon, sinabi ko talaga kay Mister, ayoko maghawak ng pera. Nawawala din sa akin. Kaya guys, yung time na namumulaklak talaga as in yung aking sari-sari store, oo. Kasi yung pera ko noon, kumbaga natambak na. Tambak talaga, no? Eh, mga 20-20, ganun lang naman. Dumami ba siya? Eh, ngayon, parang hindi ako matahimik. Ang ginawa ko, pinamili ko ng pinamili talaga yung perang yun. Oo. Kasi wala namang pinaggamitan eh. Kaya nangyari na yung aming daanan sobrang sikip. Kasi puro stocks, stocks, stocks. Oo. Ganon ang nangyayari. Ang sarap nga sa feeling nun eh. Habang nang may binabayaran kami, ako naman nagtuloy-tuloy sa pagtitinda ko na ang dami-dami kong paninda. Oo, so tuloy-tuloy lang. Ganon. Ang sarap. Pero di ko naisipan na itabi. Oo. Kaya nung time na yon na nakapagbukas ako ng savings account, yun na inisip ko na, dito ko ilagay yung pera ko kapag may pera ako. Ganon. Oo, kailan lang naman kasi ako nagbukas ng savings account. Oo, kasi itong savings account na to, hindi po ganon ka-stricto. Oo, totally. Hindi po katulad sa ibang bangko na ang daming valid ID ang kailangan para makapagbukas ka, pero dito sa ano, hindi na, okay lang isang ID. Oo, at saka talagang customers ka nila yun, makapagbukas ka na ng savings account. O, diba? Itong savings account na itong sinasabi ko nga, oo, nung una, hanggang 50,000 lang po ang pwedeng ilalaman. Pero kailan lang, pina-upgrade ko na, yung tipong may balance na. Kasi kailangan eh. Diba? At least ang ginawa ko guys, kung may pera akong kanga hindi na kailangan, nilalagay ko doon. So yun ang ginagawa ko. Kaya mangyari lamang na marunong na ako tumanggi ngayon. Wala silang mapipilit sa akin dahil wala din. Ganon, diba? Kaya na-mindset ko na yung ganon na kapag may pera ko, wag dito sa akin mismo. Doon, ilagay ko doon sa savings. Diba? Ganon. Kasi wala na silang mapipilit sa akin. Oo, wala na akong hawak eh. Diba? Kaya honestly guys, sinasabihan talaga ako ni Mister na yan ang gusto ko sa'yo eh, no? Maldita daw ako, pero napakalambot daw ng dito ko. Oo. Yun, totoo naman din. Oo. Kasi itong usapin ito, gusto ko po talagang i-open sa inyo. Oo. Although hindi naman ako nagagalit, oo, sa magulang ko ha, hindi ako nagagalit, walang gano'n na ano, sumama lang talaga ang loob ko, bakit? Suportado sila sa akin, oo, buwan lang ang pagitan, anytime, kahit anong sinasabi nila, oo, mapa-birthday man, o anong okasyon dyan, may kailangan silang pagbabayaran, oo, sa simpleng paghingi ng pambiling ulam, ayun, si Jupay dali-daling nagpapadala. Mm-mm. Pinakamababa niyan, 1.5. Kasi syempre, mamasahe pa kasi pumunta ng city. Oo, ganon. No, pinakamababa na po yan, 1.5 na yan. Sorry ha, baka ma-misinterpret ninyo, kinikwinta ko or ano. Sumama lang kasi yung loob ko, guys. Bakit? Yung mga bagay-bagay kasi na akala ko meron pa hanggang ngayon. Kumbaga, nag-i-invest din ako ng mga iilang bagay doon. Mula sa baboy, ayan, kalabaw. Meron pa akong sinanglaan. And then, ngayon, wala na. Na, itong kinuha kong sangla na buong akala ko ay buhay pa. Kailan ko lang nalaman? Paano kasi? Hindi sasama ang loob ko. Lagi kong tinatanong. Kamusta naman yung sinanglaan ko? Ang sagot sa akin. Okay lang, nandito lang naman, o ganyan.
And then the time na may plano kasi ako dapat doon. Oo. Kaya sabi ko tamang-tama pauwi ako ng probinsya, 'di ba? Oo. Kaya may plano ako doon. Ngayon so na-open na talagang wala na pala ito, no? Kaya grabe, para talaga akong binagsakan ng langit. Nabuti na lang guys, sobrang bait ni Mister. Oo. Hindi nagalit si Mister o anumang ano. Ang nangyari, tinawanan lang niya ako. Ako sa sama ng loob ko, di ko nakayanan, iniiyak ko talaga. Oh, kasi ano guys eh, sabi ko talaga, bakit kayo ganun? Nagsisinungaling pa kayo. Nasabi ko, tinagaan ta kayo magkwarta. Pero ano magbinutbot man, di ba? Magsinungaling pa. Dapat sinabi na lang ang totoo. At least, kung sinabi man nila ang totoo, kumbaga, masaktan ka man ng biglaan, tapos, ganon, di ba? Ang nangyari kasi, nag-expect ako ng husto. Tapos, wala na pala. So, surprise, ganon kasi yon. Iniiyak ko talaga ng husto. Noong nakaraang linggo lang, iyak ako ng iyak. Ang tagal ko pa naman makamove on. Wala eh, ganon ang nangyari sa akin eh, para akong niluloko ba, no? Di ba? Ang sakit sa pakiramdam pala guys na nag-expect ka ganon, okay lang meron, pero wala pala, so ang kinalabasan niloko ka, diba? Kaya yun inopen ko doon sa kapatid kong isa na ganito ganon, so pero okay na ako ngayon, oo, hindi ako nagalit sa magulang ko, hindi, walang ganon, wala tayong karapatan na magagalit. Oo, sumama ang loob, pero matatapos din naman yan. Naka-move on na ako. Kailangan mag-move on eh, no? Yan nga lang, lesson to learn na sabi ko, kung halimbawa mag-invest sa probinsya, yung ako na mismo. Hindi na yung magbigay ka ng pera doon, sige kayo mag-manage, ganyan. Hindi na ganun. At marami na rin kasi akong narinig about dyan. Kasi noon-noon, may naging nakilala din ako, kwento ko lang sa inyo, na nag-invest din siya ng halagang 200,000 na baboy. Alam nyo, naubos yung 200,000. Oo, na nabigyan man din daw sila ng paunti-unti, pero naubos ng wala lang, ganon. So natiway yung 200,000. Kasi nga po ang nag-manage, ayun, kamag-anak nila, ganyan. And then sila nandito sa Manila. Mahirap yung ganun guys, oo. Kung halimbawa may mga business tayo na hunana natin talaga. Para sa akin, maganda siguro talaga kung tayo mismo yung mag-manage, oo. O kaya, depende din yan siguro. Kasi bakit yung mga malalaking negosyante, di ba? Hindi naman sila mismo talaga actual na nag-manage, o kundi patakbo lang din sa mga tao. Ayun na nga, depende sa sitwasyon. At saka karamihan sa mga kwento-kwento. Nakakatakot kapag kamag-anak mo ang magmamanage sa'yo. Kasi isi-isihin ka lang kasi, hindi sila natatakot kasi sa'yo. Kung if ever na yung pera na pinuhunan natin, if ever na mawala lang, parang okay lang kasi eh. Parang ganun kasi yun. Oo. Ay, ang hirap mag-explain, oo. Kaya sabi ko talaga kay Mister, balang araw kung may business man tayo about ng mga ganyan-ganyan, yun tayo na mismo ang mag-manage. Sabi ko sa kanya. Alam nyo, sobrang bait na Mister. Tinawanan lang ako. Samantalang ako sobrang sama ng loob ko. Nako, ganun. Pero okay lang, oo, ganun talaga. Hindi tayo magiging matibay kapag wala tayong dinaanan na pagsubok, ika nga. Hindi tayo lalakas kung hindi tayo muna dumaan sa paghihirap, no? So, kaya ako ngayon, patuloy po akong humuhugot ng mga nakaka-inspired na pangyayari. Sa mga taong nakaka-inspired, oo, yan lang po ang lakas ko talaga, no? Lumakas ang loob ko dahil sa pagiging inspired. Ayun. No, sinabi ko na rin 'yan kanina. No, so dito na lang siguro kasi ang totoo niya naglalaba po ako. At gusto ko maisampay na kaagad kasi mamayang hapon guys, uulan, no? Honesty, wala po akong naiipon talaga sa pagsari-sari store. Pero nakaka-invest. Oo. Yarn.
Ang meron lang ako ngayon, ayun, eto na lang. Diba, uuwi ako ng probinsya. Pagbalik ko, sisikapin ko talaga na mapapalago ulit yung aking sari-sari store. Gusto ko nga mapaubos sana lahat-lahat to, parang pagbalik ko, parang nag-uumpisa talaga ako ulit. At gusto ko inventoryhin kung magkano na lang itong mga natitira, no? At syempre, kasama na yung maging pera natin na naitabi na para dito, no? So yun ang gusto ko sana. Pero mukhang hindi po ito mapapaubos, oh. Kaya nga po, ayan, ganyan na itsuraan ng ating sari-sari store. Kasi hindi na talaga ako namimili. Okay lang, basta mga dilata, hindi naman mano yun. Ang mga chicherya lang, oo. Kasi kapag walang tao, syempre dadagain, no? Kaya sana mapaubos ito bago ako uuwi ng probinsya. 1 week na lang po ang pagitan, uuwi na ako. Pero mamimili pa ako ng mga Red Horse soft drinks. Kasi nga po, magsasahod pa ng A30. August 4 pa naman ang alis namin. So maraming mag-iinom niyan sa A30, kaya mamimili pa ako ng alak. Pero dito rito, ayan sa mga chicheria, ayan sa mga dilata, or ano pa dyan, hindi na. Mga soft drinks, alak na lang ang bibilhin ko. Kasi sayang eh, maraming mag-iinom niyan kasi sahod. Diba? So yun lang. Sana may napupulot kayong aral dito sa yawyawan kong ito. Kung bago pa lang po kayo sa channel kong ito, please do subscribe. At nang sa ganun ay updated pa rin po kayo sa mga video na aking easy share. Bye bye po. See you on my next vlog.